I am so happy na ang nakuha ko is... Wow! 7! Kaya, we are going to discuss 5 effective tips but basing from my own experience how to achieve a total band score of 7 in IELTS exam. Sobrang saya ko dahil sa first time na nag-take ako ng IELTS exam, ang score ko po, yung total band score ko po is 7. And hindi ko po inaasahan na 7 yung nakuha ko kasi masaya na ako kapag 6 yung TBS score ko. And then, ito yung breakdown ng score ko. Ayan. Yan po yung score ko sa IELTS sa unang exam ko. And then, may kita nyo na nagkaroon ako ng 6.5 scores sa speaking and sa my reading. And we are going to discuss kung bakit ganyan yung mga naging scores natin. So, before anything else, ganito po. Siyempre, kung naalala nyo yung first na experience ko sa pag-take ng IELTS exam. Kaya sa mga kababayan natin na may balak mag-abroad, the first thing na pwede kong may advice sa inyo bilang first tip is seryosohin nyo yung pag-take ng IELTS exam. Hindi yung mag-take ka lang kasi gusto mo lang. It's because magbabayad ka pa ng 12,000 pesos. So, 12K ang babayaran mo online using your own card. Kapag mag-register ka or magpapaschedule ka IELTS exam. And now, hawak-hawak ko ngayon yung official result ng ating IELTS. So, dumating na siya and ito yung ipapadala ko sa email sa ina-applyan ko abroad. And after mag-end yung contract ko sa pinapasukan kong trabaho, ayan, tuloy-tuloy na yung pag send ko ng requirements para at least hindi na ako magkakaroon ng problema. So, ayan yung envelope. Ayan yung ating pangalan. Tapos, syempre, ikakat natin siya para makita natin yung score. So, bago ko i-share sa inyo yung mga dapat kong i-share in terms of speaking, listening, writing, and reading. So, makikita natin dito yung scores, yung official scores. Bale, ito siya. And, wow! Ayan yung mukha ko. Ito yung face ko. So, ayan. That's my face in IELTS. Tapos, tama ba? Ayan, that's my face, syempre. And then, ayan yung score ko. So, may kita nyo dito. It's listening 7, reading 6.5, speaking 6.5, and then yung writing ko is 7. So, ayan. Yung sa writing naman, akala ko magkakaroon ako ng score na 6 kasi yung first part, hindi ako naglagay ng conclusion kasi feeling ko sa introduction, nilagay ko na kasi sa introduction lahat. Ito ang official test report form by IELTS. So, syempre, nag-take na ako ng IELTS way back noong April 2, 2002. So, ang pinili ko is academic and that's my face. So, that's my face. And then, so, makikita mo yung score ko. So, listening 7.0, reading 6.5, writing 7, speaking 6.5, and then overall is 7. So, CEFR level is C1. And then, ayan, meron siyang validation. Wala naman siyang administrator comments. And, ayan. Dapat sana nung January ako, pero na-move sa April. And, ito yung official test result score ko. What is the meaning of band 7? Which is yun yung nakuha ko. Sabi dito, is good user. Has operational command of the language, though with occasional inaccuracies.
inappropriacies and misunderstandings in some situations, generally handles complex language well, and understands detailed reasoning. So, akala ko 6 yung makukuha ko. So, babasahin natin yung 6. Has generally effective command of the language despite some inaccuracies. Ayan, same din yung sinabi nila. So, has operational command yung nakuha ko. And thank you so much kasi nakuha ko yung band 7. So, I'm so happy and thankful kasi more than that yung binigay sa akin. And here are the tips. How to get a score of 7 in IELTS exam. Magbasa ng newspaper. So, ganito siya. Kapag nagbabasa ka ng newspaper, you are improving your reading, your speaking. Ayan. Excuse me? So, for example, yung 4-stroke, magbabasa tayo ng isang article. Kapag magbasa ka ng newspaper article para ma-improve yung speaking mo tsaka reading mo, say it as you read. For example, after 2 years, the 41st Strawberry Festival in La Trinidad Benguet was launched last week with limited events and participants highlighting the town's recovery efforts from the pandemic. And kapag binabasa mo siya, dapat intindihin mo siya. So, yung binasa natin lately is all about yung highlighting ng 41st Strawberry Festival sa La Trinidad na hina-highlight nila yung pag-recover ng culture due to the pandemic, o diba? Yung ganon. And then, kapag may time ka, basahin mo lahat, any article, hindi lang newspaper, magazines, magbasa ka ng books, ayan. And then, syempre, ang pinaka-best choice kasi is magbasa ka ng magazine. It's because current events siya. So, let's sa speaking, ang tatanungin kasi sa inyo sa speaking is mostly current events. Kaya, importante na magbasa ng newspaper. And, syempre, ine-enhance mo rin yung reading skills mo dito. For me, bakit ako nagkaroon ng 6.5 score? Nagpapasalamat ako kasi 6.5 yung binigay sa akin ng score despite na ang daming lapses na nangyari. Bakit? It's because out of the blue yung tinanong sa akin. And medyo mahirap yung question sa akin. Yung speaking kasi is 3 parts. Yung part 1 is mag-question yung Briton or Filipino na nakatoka na mag-question sa'yo. So, sa case ko, British yung nag-question sa akin. The first part is all about yourself. Tell me about yourself. Yun yung number one question. Sabi mo lahat ang gusto mong sabihin about yourself, about what you do, ano yung trabaho mo, or ano yung ginagawa mo. And then, okay ako doon. Medyo confident yung mga answers ko doon. Nagkatalo lang nung part 2, wherein binigyan ako ng question, isusulat mo why, where, when, how. Ganon. Yung sa akin kasi, binigay sa akin is, parang napakasimple lang pero naalog ako kasi puro nursing yung follow-up question niya sa first, and then biglang naging business, and then yung business is choose your favorite businessman and why. So ayun, so parang yung mindset ko is all about healthcare, ganon, and then biglang business. Tapos yung pang third is, eto na yung medyo nawindang talaga ako dito, is all about, ang question niya, how can you apply a leader with hard-hearted na leadership? So, anong ibig sabihin nun? Yung firm ka sa pagiging leadership mo, and yung follow-up question niya is, what are the advantages of being a hard-hearted leadership? Or leader, and what are the disadvantages of being a hard-hearted leadership, yung mga ganon. So mahirap yung mga follow-up questions niya sa akin, kaya paglabas ko sa room is nagre-red ako. But ang pagkakamali ko doon is hindi ko kinonsider about business na topics. So nag-resort ako sa arts, sa travel, yung mga ganon, yung about sa healthcare, yung about sa pandemic,
yun, nag-over-focus ako doon na nakalimutan ko magpahapya about business. So, doon ka tatanungin, hindi mo ine-expect. Ang ine-expect ko na score ko doon is 6. Pero buti na lang 6.5 ang binigay sa akin. So, thank you very much. And then, sa reading naman, dito, makikita mo na kapag naiintindihan mo yung mga nabasa mo dito, which means possible na magkaroon ka ng score na 7 as long as i-enhance mo kung ano nga ba yung mga vocabularies na nabasa mo dito, naintindihan mo ba yung sinasabi ng main topic, bakit niya sinulat to, ano yung magiging effect, ano ba yung nangyari, yung mga ganun, ano yung mga side effects ng topic na ito sa reader, yun. And makakatulong ba ito sa reader? So, yun yung kinoconsider mo para at least ma-expound mo yung mga nabasa mo. So, more on vocabulary, more on understanding talaga sa message, and appreciating the message, and relating the message sa experiences mo. Yun yung mai-share ko regarding sa reading. Kasi sa reading, hindi mo maiintindihan talaga kapag parang pahapyo mo lang na binasa. Ang babasahin mo is the whole reading. So I have here example, kung pupunta tayo dito sa may sample. Ayan. So sa reading passage, ganyan siya. Tatlong parts siya, and babasahin mo yung whole. Ayan. So dalawang page, babasahin mo yung dalawang page, basahin mo, and then intindihin mo kung ano yung dapat intindihin doon. Ayan yung main subject, kung may mga pangalan, names, tingnan mo yung mga names, tapos yung year, ayan, yung mga ganon. So yung mga nouns, if you're aware about nouns, ayan, yun yung mga subjects sa mga reading, intindihin mo siya para at least ma-appreciate mo kung ano yung sinasabi ng message. Ang pagkakamali ko lang sa reading is may multiple choice, tapos meron siyang true, false, not given. So, yun yung mga nakakalipong part sa reading na dapat mong tutukan, dapat mong i-improve. Practice makes perfect, kaya dapat meron kang time na mag-practice test. Pagdating naman sa listening, kapag wala ka namang problema sa pandinig mo, if you don't have any problem sa listening, sa headphone, wala kang magiging problema for as long as talagang careful mong iniintindi yung sinasabi ng yung nasa speaker. Especially kapag fill in the blanks, dapat intindihin mo each word. You should have at least pencil isulat mo para at least i-transfer mo na lang sa final paper. Or if you're going to take the computer, ayan, isulat mo and then pwede mong i-type after ng conversation. So, yun yung advice ko sa listening. And avoid unnecessary movements kapag sa listening, kasi you will only hear the questions or the conversation once. Hindi ka na pwedeng, ay, can you repeat that? Ano? Hindi pwede. So, yun yung sa listening. For me, hindi ako masyadong nahirapan sa listening. It's because, syempre, papakinggan mo lang siya. But then, malilito ka lang talaga kung yung part ng listening is yung sa multiple choice. Tapos, minsan, hindi masyadong sinasabi yung right word. Synonyms yung sinasabi. So, dapat alam mo kung ano yung right word na ilalagay mo sa answer. So, ayun. Vocabulary talaga. Vocabulary enhancement talaga ang importante para ma-achieve mo yung score na 7 sa listening. And pagdating naman sa writing, medyo sandali lang yung aking brief dito. Ang isipin mo lang sa writing is all about writing the introduction, body, and conclusion. Tapos, may two parts yan. Yung first part is to interpret yung table, and yung second is to answer kung whether disagree or disagree, whether kung may answer sa solution, may problem or solution siya.
depende yung question. And sa ngayon na pandemic, syempre, yung mga ibang question is all about pandemic, yung mga corporations dealing with health issues or environmental issues, yung mga ganun. So, ang pwede ko lang ma-share dito is magbasa kayo ng current events kasi doon kayo magkakaroon ng idea kung ano yung pwede mong ilagay sa writing. And sa writing, ang isa sa mga pwede kong ma-share na technique doon is sa body. Dapat magkaroon kayo ng 4 parts sa paragraph. Yung una is introduction. Yung sa body nyo is 2, tapos conclusion. Bakit 2? It's because dapat may positive-negative. So, isipin nyo, ano ba yung positive-negative? Basta, ang isipin nyo dito sa positive-negative, kapag what extent do you agree or disagree? Yun, positive-negative yun. So, positive-negative. So, kung ano yung problem, tapos solution. So, yun yung isipin nyo sa writing. And, yun yung pwede kong ma-share regarding sa writing. And, dito ako nagkaroon din ng 7. So, yes, nagpapasalamat ako at 7 yung nakuha ko dito sa writing. And yes, nahirapan din ako because 1 hour din siya, especially yan, yung sa 2 yon, yung pag-interpret ng table and yung pag-answer sa question. And ang daming nakulangan sa time na 1 hour, in which kulang naman talaga kahit na computer pa yan. And how much makapag-writing, time-consuming talaga. Anyway, ano ang dapat mong gawin if you're going to take the IELTS exam? Yung first is, di ba na sabi ko kanina, which is yung pag-seryoso mo sa pag-take ng IELTS. It's because kapag mag-take ka ng IELTS, make sure na aalis ka sa in 2 years time kasi 2 years lang yung duration ng IELTS. And 12K ang magparehistro sa IELTS. Kaya, dapat talagang you must be serious about taking the IELTS exam. Hindi yung magte-take ka lang dahil gusto mo lang itry. Hindi. Seryosohin mo yung IELTS exam para hindi ka magsisi sa huli or magsayang ng time, effort, pera. Yung pang second is all about review. Mag-enroll ka sa mga review centers, mapa-online man or may face-to-face. But I suggest na mag-face-to-face na lang kayo para marami kang mas matututunan first-hand. Mas maganda kasi kapag face-to-face kaysa sa online class. Mas marami ka pang magiging follow-up question, mas ma-appreciate mo kung bakit ganito yung mga gusto mong tanungin, mas ma-enlighten ka kapag face-to-face yung review na pinili mo. Number 3 naman is practice. Nagkaroon din ako ng mga several reading materials, mga exercise materials such as this one na ginawa ng mga review centers, yung mga tutorials para further ma-increase yung ating chances na makakuha ng band score of 6, 7, or even 8 sa mga 4 aspects or yung 4 categories ng IELTS sa reading, listening, writing, and speaking para at least mag-practice tayo para sa ating IELTS. Isa na pinagbilhan ko is Kai, ayan, yung kanyang online na profile sa Shopee, which is she is also an IELTS na lecturer. Meron siyang face-to-face na one-on-one IELTS tutoring sa Manila kasi Manila-based siya, from Baguio kasi ako. And yes, willing siya na tulungan ka, especially sa writing. I-analyze niya kung ano yung mga sinulat mo sa writing. And very thankful ako sa kanya kasi syempre isa rin siya sa naging instrument kung bakit ako nakakuha ng 7. And thank you so much for syempre bilang naging instrument sa aking success. Ayan. Tapos, yung pang isang tip ko naman is mag-take kayo ng chocolate. Chocolate contains simple sugar that can easily activate yung concentration ng brain cells mo. So, I have here sa mga chocolates. Make sure na meron kayong tubig para hindi kayo magka-tonsil. And yes, ito, simple sugar lang siya para at least ma-enlighten yung brain cells mo before ka mag-review. So, I suggest eating chocolate 15 minutes before mag-review ka para
mas maganda yung pasok ng binabasa mo. Tapos, if you're into supplements, I have 3 na food supplements na brain enhancers na pwede rin mag-boost ng absorption power mo sa mga binabasa mo, sa mga exam mo. And yung unang-una sa lahat is yung vlinag ko sa isang channel ko. Itong Genius Macopa Monieri. Ginkgo biloba to. So, ginkgo biloba siya. And ang kanyang mechanism of action is to activate neuron cells mo. And then, syempre, kapag magda-dilate yung mga blood vessel mo, mas maraming papasok na nutrients, na blood products, para mas maganda yung oxygen perfusion ng brain cells mo sa utak. And hindi lang sa utak, lahat ng parts ng katawan mo, para mas maganda yung concentration mo. And then, glutathione. Alam mo yung, if you're familiar with glutathione, tapos, if you're familiar with Memo Plus Gold, ayan, pwede kayo mag-take nyan. Take once a day. And then, yung isa naman is, alam nyo yung Extra Joss, yung parang powder siya na ilalagay mo sa mineral water, then iniinom mo. So, ginawa ko yun sa exam ko ng nursing, local nursing licensure exam. And yes, effective siya sa pagpapaboost talaga ng concentration mo. So, yes, food supplements and brain enhancement na foods are also beneficial para mas maganda yung concentration mo sa pag-review. Hindi lang IELTS, but is sa exams mo, sa school, or any other licensure examination. I hope may natutunan kayo dito sa simple tips ko, how to get a score of 7, total band score sa IELTS, kahit na meron kang 6.5. Ngayon kasi, yung ibang countries, nilalower down na nila yung requirements para mas maraming papasa, especially ngayon na pandemic pa rin, and marami pa rin na hindi makagalaw. So, I hope natulungan ko kayo dito sa vlog na to, and if you have any questions, magtanong lang kayo dito para if I have time, syempre hindi ko naman masasagot yan dahil may work din ako and nag-vlog din, so may times na matagal ako mag-reply. So anyway, always stay safe and good luck din sa mga exams nyo. Have a nice day, always stay safe.